Bilang matagal na rin sa pagbubuhat at marami na rin akong napuntahan ng mga gym, minsan mapapangiti ka na lang sa mga taong kung ano-anong pinagkagagawa sa loob ng gym. Halos lahat ng nagbubuhat ay gustong lumaki ang katawan. Pero syempre, nariyan din yung mga taong nais ay magpapayat, mag-maintain ng katawan, o bumuti lang ang kalusugan. Pero aminin na natin na karamihan sa atin ay gustong magka-muscle, kaya tayo pumupunta ng gym. At dahil gusto mong gumanda ang iyong katawan, huwag mong ituring na isang larong pangbata ang pagbubuhat sa gym. Kailangan mo maging seryoso at maging focus sa iyong ginagawa. Kaya narito ang mga bagay na madalas nating makita sa gym na hindi natin dapat ginagaya upang hindi masayang ang ating oras at pera sa pag-workout. Ganito ang tunay na alternate curl. Pero hanggang ngayon, marami ka pa rin makikita na gumagawa ng ganito. Alam ko walang nagturo sa kanila ng ganitong estilo ng exercise. Malamang nakita lang nila ito sa iba at bilang baguhan, ayun, ginaya na. Hanggang sa marami na rin ang gumaya. Pagdating sa muscle gain, mga kaprakti, isa sa mga dapat na ginagawa natin ay ang mind-muscle connection. Ito yung pag-connect ng iyong isipan sa iyong muscle habang ginagawa mo ang isang exercise. At hindi mo magagawa yan kung ganito ang ginagawa mo. Kayo mismo, alam ko nakakakita rin kayo ng ganito sa gym. Napakahalaga na dapat ay minomonitor natin yung rest in between set. Kaya kapag lagi mong hawak ang cellphone mo, nawawala ka na sa focus. Ang mas matindi ay yung gumagawa ng ganito. Yung iba sobrang excited o gigil kapag nagbubuhat. Kaya ang nangyayari, nagiging labo-labo yung program nila. Nawawala ka na sa focus kapag paiba-iba ang exercise na ginagawa mo kada set. Kompletuhin mo muna yung 3 to 4 sets bawat exercise bago mo gawin yung ibang exercise. Heto pa ang isa. Hindi mawawala sa gym ang ganitong estilo ng side raises. Ibinababa nila ang katawan habang itinataas ang dumbbell. Sa aking obserbasyon, ginagawa nila ito dahil sobrang bigat ng weights ng dumbbell. Kumuha lamang ng tamang bigat na magagawa mo yung proper form. At sigurado, maayos ang pagtubo ng iyong muscle. Ego lifter. Alam kong alam nyo na ang ibig sabihin niyan. Kahit sobrang bigat pa niyan, kung hindi mo naman ginagawa ang full range of motion, ang tawag diyan, waste of time and money. Napakadelikado ang ego lifting dahil napakalapit mo sa injury dito.
Sa gym, mga kaprakti, hindi lahat na makikita natin ay tama at dapat gayahin. Kailangan nating maging matalino upang mabilis ang pagtubo ng ating muscle. Huwag tayo magmamadali at huwag maiinip dahil lubhang matagal talaga ang proseso ng pagpapalaki ng katawan. Huwag tayong nakadepende lamang sa pagbubuhat dahil nakasalalay ang pagtubo ng muscle sa ating kinakain at sapat na tulog. Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share upang lalo pang lumago ang channel na ito. Hanggang sa muli, mga kaprakti, God bless!